Bili na po kayo, 25 pesos lang po, rosas. Bata, bilhin ko na lahat ng rosas mo. Eto, sa'yo na to. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 12th kabanata. Nang mapagtanto ni Faye ang nangyari, ay agad niyang pinutol ang halik na yon at iniwan si Vince sa tulala at nagulat sa ginawa ni Faye. Pagpasok sa loob ng bahay, ay napahawak si Faye sa kanyang puso. Faye, huwag ka nang mag-arap pa. Masasaktan ka lang. Bulong niya sa kanyang sarili at sa tuwing babalikan niya ang pangyayaring iyon, ay bumibilis ang puso niya na para bang gusto nitong kumawala. Ilang oras nang lumipas at hindi nagpapansinan si Faye at Vince na kapwa na iilang sa isa't isa dahil sa nangyari. Napansin naman ni Lola Bisitasyon ang pag-iwas ng dalawa sa isa't isa, kaya nakaisip siya ng paraan upang magkausap ang mga ito. Faye, apo, bilhin mo nga ito. Isama mo na din si Vince para makapaglibot yan dito sa atin. Utos ni Lola Bisitasyon kay Faye na agad naman sinunod ng dalaga. Kukunin ko lang ho yung susi ng kotse. Wika ni Vince at pasok na sana sa kwarto nang pigilan siya ni Lola Bisitasyon. Mag-commute na lang kayo, baka wala ding maparadahan ng kotse mo sa bayan. Wika nito kay Vince. Ah, sige po, alis na po kami. Matapos magpaalam ng dalawa kay Lola Bisitasyon, ay umalis na sila. Para! Pagpara ni Faye sa jeep na dumaan. Sakay na! Sigaw sa kanila ng konduktor at agad na hinila ni Faye ang kamay ni Vince upang sumakay. Bayan lang ho! Wika ni Faye at iniabot ang bayad, samantalang si Vince ay nakatingin lamang. Anong tawag dito? Curious na tanong ni Vince kay Faye. Jeep. Tipid itong wika. Oh, may ganito pala. Malamang. Yan kasi puro katrabaho. Natawa si Vince sa sinabi ni Faye at pinagbulungan naman sila ng mga katabi. Ang gwapo ng lalaki. Di ba si Faye yun, apo ni Lola Bisitasyon? Ay nako. Nakapunta lang sa Maynila, hindi na tayo kilala. Nanahimik lamang si Faye kahit narinig niya ang sinasabi ng mga ito. Para po! Para ni Faye at agad na hinila niya ang kamay ni Vince para bumaba. Nandito na tayo sa bayan. Ayun ang palengke. Tapos doon yung parke. Mamaya daan tayo doon para makapasyal ka. Wika ni Faye at itinuro pa ang kabilang kalsada. Sige. Tipid na sagot ni Vince at napansin ni Faye na para bang naiilang ito, ngunit isinawalang bahala niya lamang iyan. Pabili po ng papaya! Wika ni Faye sa tindera at iniabot ang napiling papaya, samantalang si Vince ay nakasunod lamang sa dalaga. 30 pesos, Eneng! Wala na po bang tawad? Faye, ito, 50 pesos. Huwag mo na tawaran, kawawa naman si nanay. Singit ni Vince at iniabot sa matanda ang pera. Naku, ang yaman ng asawa mo, tumatawad ka pa. Wika ng tindera at itinuro ang TV. Doon lang napagtanto ni Faye na kilala na sa lugar nila si Vince. Bili pa tayo mga sangkap. Wika ni Faye at inabot kay Vince ang listahan. Anong lulutuin ni Lola Bisitasyon? Tanong ni Vince at titig na titig kay Faye. Atsara? Tipid nitong sagot. Nakasunod lamang si Vince sa kanya at pagkatapos mamalengke ay dumiretso sila sa parke. Faye? Pasensya na pala sa nangyari kanina. Paghingi ng Vince ng pasensya. Ngayon ay nakaupo sila sa isang bench sa parke. At tapos na din kasi silang mamili ng mga pinapabili sa kanila ni Lola Bisitasyon. Yun ba? Kalimutan na lang natin yun.
Teka, nakatikim ka na ba ng kwek-kwek? Pag-iba ni Faye sa usapan. Ano yun? Nakakunot nitong tanong ni Vince kay Faye. Teka, dito ka lang, bibili ako. Wika ni Faye at bumili ng kwek-kwek. 50 pesos po sa kwek-kwek. Wika ni Faye at iniabot ang pera sa tindero. Bili na po kayo, 25 pesos lang po ang rosas. Sigaw ng isang batang babae at agad na agaw noon ang pansin ni Vince. Bata, bilhin ko na lahat ng rosas mo. Eto, sa'yo na to. Wika ni Vince at binili ang mga rosas ng bata. Salamat po! Maligayang wika nito sa kanya at patakbong nagtungo sa kanyang mga kasama. Bigla tuloy naalala ni Vince ang bata noon sa parke. Binentahan din siya noon na nag-aaral pa lamang siya. Nasaan na kaya si Rosas Girl? Tanong ni Vince sa kanyang sarili. Samantalang si Faye ay bumalik na sa pwesto nila kanina, ngunit wala na doon si Vince. Hinahanap niya ito at kinakabahan nang hindi ito makita. Tatawid na sana siya nang biglang may parating na sasakyan at may humatak sa kanya. Are you okay? Tanong ng pamilyar na boses at napadilat si Faye dito. Vince? Wika ni Faye at napayakap sa binata. Shh! Bakit ka balutang kanina? Buti na lang nakita kita. Wika ni Vince at bumitaw naman sa kanya si Faye. Bakit ka kasi umalis doon? Sabi ko diba doon ka lang? Pinakaba mo ako, Vince, ha? Inis na wika ni Faye at napangiti naman si Vince sa kanya. So, takot ka din palang mawala ako? Nakangiting tanong ni Vince sa dalaga. Malamang. I mean, oo. Kasi ikaw ang huli kong kasama. Mamaya isipin nila na pinabayaan kita. Paliwanag ni Faye at napagtanto ang mga sinabi. Heto pala, bulaklak ko. Binili ko dun sa bata kanina. Wika ni Vince at iniabot kay Faye ang mga rosas na hawak. Wala, natapon na tuloy yung kwek-kwek. Malungkot na wika ni Faye na mapagtantong natapon na pala ang kanyang daladala. Bili na lang tayo ulit. Wika ni Vince at hinawakan ang kamay ni Faye. 100 pesos po, pahiwalay po ah. Wika ni Vince at iniabot ang pera sa tendera. Baka naman masirang siya natin yan. Natatawang biro ni Faye at kumuha ng stick. Matapos bumili ay umupo sila sa isang bench sa parke at nag-umpisa ng magkwento si Faye. Nung bata pa ako, paborito naman ni Papa na bumili nito. Tapos pasasalubungan namin si Mama at Lola. Pag-umpisa ni Faye. Talaga? Masarap nga siya kasama eh. Wika ni Vince at sumubo pa muli. Mamayang gabi merong peryahan, iwan natin si Baby Sander kay Lola at isasama kita doon. Wika ni Faye at nakita ang sos sa gilid ng labi ni Vince. Agad na pinunasan iyon ni Faye at nagsalita. May dumi ka kasi. Sorry. Paghingi nito ng pasensya nang mapansin niya na tila ba nagulat ang binata sa kanyang ginawa. Tara na, baka umiiyak na si Baby Sander. Pag-aya ni Vince at tumayo naman si Faye. Eto pala rosas para sa'yo. Wika ni Vince at iniabot ang rosas kay Faye. Biglang napangiti si Faye at namumulang nagpasalamat kay Vince. Binitbit ni Vince ang pinamili nila. At nang makarating sa bahay ay inasikaso agad ni Lola bisitasyon iyon. Alam mo, paborito kong atsara ni Lola. Kilala yun dito sa buong baryo. Pagkukwento ni Faye habang karga-karga si Baby Sander. Gusto ko tuloy matikman. Wika ni Vince. Maya-maya ay bumalik na si Lola bisitasyon dalang papayang nabalatan na. Apo, tulungan niyo naman akong gadgarin tong mga papaya. Mahinang wika ng matanda at inilagay sa lamesa ang mga gamit at papaya. Tumulong din si Vince sa paggadgad. Ngunit nung una ay nahihirapan siya. Noon, itong si Faye, madalas masugatan sa gadgaran.
dahil hindi marunong. Madalas pa nga na kulay dugo ng papaya kapag inaabot niya na sa akin. Masipag na bata itong apo ko. Sayang nga lang at kinuha ng kanyang mga magulang. Pagkukwento ng matanda at parabang nalungkot nang banggitin niya ang mga magulang ni Faye. Naku, wala. Si Papa nga noon, inaasa ni Mama kasi kalaki-laking tao eh, iyakin. Sa tuwing nasusugatan eh, kala mo ba kung magsumbong? Natatawang kwento ni Faye at napangiti naman si Vince na nakikita niya na si Faye na masaya. Ikaw ba, Vince? Madalas ba kayong mag-bonding ng iyong mga magulang? Baling na matanda kay Vince at napangiti lamang ito ng mapait. Hindi po eh. Malungkot na wika ni Vince at nalaman agad ng matanda na para bang ayaw iyan pag-usapan ng binata. Nako, mas mabilis talaga kapag pinagtutulungan. Wika ng matanda at dinala ang nagadgad na papaya sa kusina. Ilang oras nang lumipas ay bumalik na si Lola Bisitasyon, bit-bit ang luto ng atsara. Tikman mo to. Wika ni Faye at sinubukan pa si Vince. Ang sarap nga. Nakangiting wika ni Vince at sumandok pa. Nakangiting tiningnan lamang sila na matanda. Dapat palagi kayong ganyan. Masaya at nagkakasundo. Para tumagal ang inyong relasyon. Wika ng matanda at tumawa pa. Samantalang si Faye ay naiilang at iniba ang usapan. Ayla! Pupunta po pala sana kami ngayon sa peryahan mamayang gabi. Pwede ko po bang ibilin muna sa inyo si Baby Sander? Wika ni Faye at tumango naman ang matanda. Ipasyal mo din si Vince doon sa Borol para makita niya ang ganda ng kalikasan. Wika ng matanda na sinang-ayunan naman ni Faye. Matapos ang maghapon ay dumiretso sina Faye sa peryahan at tumayo si Faye sa bingo. Alam mo, swerte ako nung bata ako. Kapag tumataya kami ni Papa, palaging panalo. Ewan ko lang ngayon. Wika ni Faye. 65 sa letrang B! Sigaw nang nagpapalaro. Ayun, 65! Wika ni Vince at itinuro kay Faye. Sa letrang O, 24! Tuwang-tuwa si Faye nang meron ulit siya nun. Ilang minuto pang lumilipas at nakita ni Faye na bingo na siya. Bingo! Sigaw ni Faye at tuwang-tuwa niyang niyakap si Vince. Nanalo ang dalaga ng 500 pesos at umalis din agad sila sa parting iyon. Dito naman tayo! Wika ni Vince at nagbayad ng 100. Magaling ka bang bumaril? Ikaw nga, tinamaan sa akin. Yung lobo pa kaya? Pasaling na biro ni Vince at tumawa pa. Bigla naman bumilis ang tibok ng puso ni Faye sa sinabing iyon ni Vince. Bulay! Sigaw ni Vince at tuwang-tuwa na kinuha ang premyong malaking teddy bear. Lucky pala tayo pareho. Natatawang wika ni Faye. Ano, tara na sa Borol, baka gabihin na tayo. Wika ni Vince. Bit-bit ang teddy bear na kulay pink na sobrang laki. Sumakay ng jeep sila Faye at bumaba na malapit sa Borol. Wow! Ang ganda ng view! Hindi makapaniwalang wika ni Vince. Akit pa tayo? Wika ni Faye at inilalayan naman siya ni Vince. Magkahawak kamay nilang inakyat ang Borol at pagdating sa dulo, ay pareho silang napahiga sa malinis na damo. Paborito ko talaga ang mga bituin. Feeling ko kasi nakatingin sa akin ang mga magulang ko. Pagbabasag ni Faye sa katahimikan. Really? Sagot ni Vince kay Faye. Oh, feeling ko kasi nakatingin sila sa akin. Natatawang wika ni Faye. Napansin naman ni Vince na para bang nahihirapan si Faye sa pagkakahiga. Usog dito ka sa braso ko para di ka mahirapan. Wika ni Vince na agad naman ginawa ni Faye. Noon,
Akala ko yung firefly sa star. Kaya nanguhuli ako noon at ikinukulong ko sa mga bote. Pero kinabukasan, wala na itong buhay. Nakakalungkot kasi inakala ko na sila mama o kaya si papa yun. Wika ni Faye at bakas doon ang pagnanais na muling makasama ang kanyang mga magulang. Para bang close na sila at nakalimutan pa ng dalian ni Faye ang lungkot at inis niya noon kay Vince. Nga pala, bakit di mo ko pinapansin noon? Biglang tanong ni Faye at napatitig pa kay Vince. Humarap ang binata sa kanya at pareho silang napatitig sa isa't isa. May mali ba sa akin noon? Hindi pa natapos ni Faye ang sasabihin nang bigla siyang hawlutin ni Vince at hinalikan. Lumalim iyon at parabang uhaw na uhaw sa bawat halik na pinagsasaluhan. Bumaba ang mga halik ni Vince sa tenga ni Faye, down into her neck, at ibinaba nito ang kanyang suot na off-shoulder. Ganoon din si Faye, tinugon niya ang bawat halik na ginagawa ni Vince, na parabang gustong-gusto niya ang ginagawa nito. Tinanggal niyang botones ng polo ni Vince at hinalikan ang leeg nito. Hinawakan niya ang katawan nito na lalong nagpainit sa katawan ni Vince. Ngunit biglang nag-alinlangan muli si Faye. Inisip niya na virgin pa siya at CS naman ang nanganak siya, kaya parang natatakot siya sa mangyayari. Huminto si Faye sa kanyang ginagawa, samantalang si Vince ay patuloy pa din. Hindi alam ni Faye ang kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung tutugunan niya iyon o hindi. Ngunit iniisip niya na baka magsisi din siya tulad noong kung hindi ito sinubukan. Hindi alam ni Faye ang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung tutugunan niya iyon o hindi. Iniisip niya na baka magsisi siya tulad noon kung hindi ito susubukan. Hindi alam ni Faye ang kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung tutugunin niya iyon o hindi. Ngunit naisip niya na baka magsisi din siya tulad noon kung hindi ito susubukan. Hindi alam ni Faye ang gagawin at torn na siya sa nararamdaman at hindi maiwasang hindi magustuhan ang ginagawa ni Vince. San nga ba hahantong ang eksenang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!